Kristo'y nabuhay, nadaig sa kapatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng buong nilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito, kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo'y muling nabuhay. Tunay ngang siya ang ating kaliwanagan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pagkat ikaw lamang ang
kasama ng Espiritu Santo sa panakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Hodeya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay, sa pakikibaka, sa ating kaaway, aking sinasabing
di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay, ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. So Kristo ay para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo nang amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita, punto ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga, Hari ng Likaya. Magbasbas ka, Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo iniaina, Pamaskong maamutupa, magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro, at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino, at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi pakisabi, Happy Easter. Happy po ba? Mukha po bang masaya? O mukha pong pagod pa? Tanong ko lang po, napagod po ba kayo ngayong mga mahal na araw? Amen? O nakapagpahinga, nagbakasyon, iniwan si Jesus? Maganda pong tingnan natin yung ating pagkapagod din sa mga nagdaang araw. Isang paalala po sa atin na sa lahat ng mga pinagdaanan natin ng mga mahal na araw, yung Diyos mas malubha yung kanyang dinanas, nakapaguran at kahirapan. At kahit na ganoon yung naranasan ng Panginoon, sinasabi ng muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi siya mapapagod na pag-alayan tayo ng buhay. Hindi siya mapapagod na patuloy na bumangon para sa kapakanan nating lahat. Yung ating muling pagkabuhay po, yung ipinagdiriwang natin sa araw na ito, isang napakahalagang pagdiriwang dahil sa kanyang muling pagkabuhay, natamo natin yung kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Pinapaalala po sa atin, lalo na kagabi, nung tayo'y nagdiwang ng Easter Vigil, maraming mga pagkakataon na yung bayan na pinili ng Diyos, napagod na maging tapat sa Kanya. Maraming mga pagkakataon na pinili ng bayan ng Diyos na wasakin yung sarili dahil sa kasalanan. At tayo rin po yung bayan ng Diyos na iyon. At tayo rin po, maraming mga pagkakataon, tayo ay napapagod na maging tapat sa Diyos. Tayo rin ay tumatalikod at pumipili ng kasalanan at nagdudulot sa atin ng kawasakan. Pero pinapaalala sa atin ng muling pagkabuhay ng Diyos, hindi siya napapagod at hindi siya susuko na buuin muli tayong muli para tayo ay maging karapat-dapat para sa buhay na walang hanggan. Yung mga mahal na araw po, hindi po nagtatapos sa Biyernes Santo. Hindi nagtatapos sa kahirapan. Hindi nagtatapos sa kawasakan. Ang mga mahal na araw, palaging nagtatapos sa kalwalhatian at kagalakan.
dahil ang Diyos binuksan ang pintuan ng langit para sa ating lahat. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos ay mga anak na maliligaya, nagdadala ng pag-asa sa mundong ito. Tayong mga anak ng Diyos ay hindi anak ng Biyernes Santo. Pakitingnan po yung mga mukha ng katabi, mukha pa bang Biyernes Santo? Pakisabi sa kanila, magalak ka. Pakilakas po. Pakisabi sa katabi, magalak ka. Bakit tayo magagalak? Dahil yung Diyos na buhay para sa ating lahat. At yung kanyang pagkabuhay, binigyan tayo ng napakahalagang regalo. Buhay na walang hanggan. Amen po. Kagabi rin po sa ating Easter Vigil, nagsimula po yung pagdiriwang, napatay yung ilaw ng buong simbahan, madilim. Habang nagsisimula kami sa labas, ano pong pinapaala na noon? Habang hindi pa nakakapasok sa ating mga buhay, yung ating Panginoon, mananatiling madilim yung ating mga buhay. Habang hindi natin pinapapasok sa ating mga buhay yung ating Panginoon, mananatiling madilim at walang pag-asa yung ating mga buhay. Kaya ano pong mahalagang simbolo ng isang Kristiyano kapag tayo ay binibinyagan, binibigyan tayo ng liwanag mula sa Paschal Candle. Paalala na ang bawat isa sa atin ay mga anak ng liwanag. At bilang mga anak ng liwanag, ang ating responsibilidad ay magdala ng liwanag ni Kristo sa mundong ito. At kung minsan po, kapag sa binyag po, kapag kumukuha sila ng liwanag sa Paschal Candle, kapag dadalhin na nila sa mga ninong at ninang, kung minsan po ay namamatay, tinatamaan ng hangin, ng electric pan o kung anuman, namamatay. At ano pong paanyaya kapag namamatay, sasabihin ko sa kanila, kumuha ulit kayo ng liwanag. Bumalik kayo sa Paschal Candle, kumuha ulit ng liwanag. Ano pong pinapaalala sa atin ng simpleng tagpong iyon? Kapag sa ating mga buhay po, yung liwanag ng pananampalataya na ating natanggap simula pa nung tayo'y mabinyagan ay mamatay, ang imbitasyon po sa atin, huwag po tayong mahiyang bumalik sa pinagkuhaan natin ng liwanag. Dahil ang Diyos patuloy na magdadala at magbibigay ng liwanag sa ating mga buhay para tayo ay makalakad ng matiwasay sa mundong ito at para tayo maging tanda ng liwanag ng Panginoon sa mundong ito. Alam ko po sa ating mga buhay, maraming mga dahilan ng kadiliman. Marami tayong karanasan ng kahirapan. At makwento ko lang po, isa sa mga pinakamadidilim na karanasan ng aking buhay ay noong namatay po yung aking tatay. Sa katunayan po, ako po yung unang nakaalam sa aming pamilya na wala na yung tatay ko. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa aking nanay, sa aking mga kapatid. At sa katunayan din po, ilang araw po akong nanahimik at parang nanatili sa kadiliman dahil sa karanasang iyon. Alam niyo po yung nagbigay sa akin ng liwanag, meron po akong isang kaibigang pari. Ang sabi niya sa akin noon, alam kong nasasaktan ka. Alam kong nahihirapan ka dahil sa pagkawala ng iyong ama. At alam ko rin nanghihinayang ka kasi mayroong mga tagumpay ka sa buhay na ito, sa mundong ito, na gusto mo sana pang maipakita sa kanya, pero wala na siya. Wala na siya. Pero ang sasabihin ko sa iyo, wala man siya dito sa mundong ito. Yung tatay mo ay may napakagandang upuan sa kalangitan, patuloy siyang nanunood sa iyong mga tagumpay sa buhay na ito.
Patuloy siyang nanunood, patuloy siyang nariyan, patuloy niyang nakikita yung mga pagsusumikap mo at yung mga magiging mga tagumpay mo sa mundong ito. Dahil sa sinabi ng paring iyon, naliwanagan ako. Naliwanagan ako na hindi kamatayan ang wakas. Ang wakas ng mga taong tapat sa Panginoon ay sa piling niya. At kung tayo ay nasa piling ng Panginoon, may buhay na walang hanggan. Kaya nung panahon na iyon, nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng kakayanan na bumangon at maglingkod muli sa ating Panginoon. At nagkaroon din ako ng kakayanan na magbigay ng lakas sa aking pamilya na nakakaranas din ng kadiliman noong panahong iyon. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy pong darating ang kadiliman sa ating mga buhay. At ano pong kadalasang ginagawa natin kapag nakakaranas ng kahirapan at kadiliman? Ang kadalasan pong ginagawa natin, katulad ng nagawa ko, ay magtago. Kadalasang ginagawa natin ay magtampo muna sa Diyos. Pero mga minamahal kong mga kapatid, yung patuloy pong paanyaya, kapag nasa kadiliman, huwag magtago at lumayo sa Diyos. Dahil kapag tayo ay malayo sa Diyos, hindi niya tayo mabibigyan ng pag-asa at liwanag sa ating mga karanasan. Huwag nating takbuhan ng Diyos, bagkus ang Diyos ang palaging gawin nating takbuhan sa buhay na ito. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ang liwanag ng ating buhay. Huwag natin siyang itaboy sa ating mga kalooban. Patuloy nating papasukin ang Diyos. Patuloy natin siyang tanggapin upang patuloy niyang maibigay ang pag-asa at direksyon ng ating mga buhay. Ang Diyos po, ang isang mahalagang pinapaalala ng muling pagkabuhay. Kapag ikaw ay nagmamahal, patuloy kang dadamay at magbibigay ng lakas. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, yung dalawang paalala po sa atin sa araw na ito, nawa patuloy nating papasukin ang Diyos para hindi tayo mawala sa buhay na ito. At yung isa pa, patuloy nawa tayong tumanggap ng kaligayahan na ibinibigay ng muling pagkabuhay ng Diyos upang tayo'y maging tunay na mga anak ng liwanag ng pag-asa at kaligayahan sa mundong ito. At mamaya po, sasariwain po natin yung mga pangako natin sa binyag. At sa ating pagsasariwa sa pangako natin sa binyag, maalala po natin na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Minsan po kapag nagbibinyag ako, ang isa pong tinatanong ko sa mga magulang ng mga bibinyagan, ano po yung dahilan kung bakit ninyo pabibinyagan yung inyong mga anak? Bakit po ba nagpapabinyag ng mga anak? Yung kadalasan po sigurong paniniwala, papabinyagan kayong bata para maigala ko na. Huwag niyong ilabas yung bata hanggat hindi nabibinyagan, hindi pa nababasbasa ng Panginoon. Pero pinapaalala ko sa kanila na yung sakramento ng binyag na ating tinatanggap, yung tunay na regalo na ibinibigay nito, ay yung Diyos sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo ay nagiging tahanan ng Diyos. At ang Diyos, ikalawa at mahalaga rin, ang Diyos naghanda sa pamamagitan ng ating binyag ng tahanan sa kalangitan para sa ating lahat. Kaya nawa, yung presensya ng Diyos sa ating mga buhay, patuloy nating dalhin, patuloy nating pangalagaan upang patuloy tayong maghanda para sa tahanang inihanda ng ating Panginoon sa kalangitan. At ito rin po yung dahilan ng ating kagalakan. Dahil sa simula pa lang ng ating mga buhay, kasama na natin ang Panginoon at ginagabayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid,
ngayong araw pong ito, nawa maalala natin na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, tagapagdala ng Diyos sa mundong ito, tagapagdala ng pag-asa ng Panginoon. Nawa patuloy tayong mabigyan ng lakas upang ipahayag ang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan na ang Diyos muling nabuhay para sa ating lahat. At ang huling paanyaya ka po sa bawat isa, ipaalala po natin, maaalala natin na ang Diyos muling nabuhay para sa bawat isa sa atin. Ngayong panahon ng muling pagkabuhay, nawa ang bawat isa sa atin ay mabuhay na para kay Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng Kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya, kung tayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Jesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod, sa lahat alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama, at kapatid ng Panginoong Jesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos, na makapangyarihang Ama, ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po tayo ay dadako sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, sa malwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag.
Kaya naman buong pagtitiwala tayong umaasang pagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng magbansa sa pagsulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, at mga biktima ng karahasan, ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga uto, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na pahirito sa ngala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyuri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hallelujah.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala at paanyaya sa atin, magalak po tayo dahil may Diyos tayong hindi napapagod at hindi sumusuko sa atin. Magalak tayo dahil mayroon tayong Diyos na matatakbuhan palagi upang bigyan tayo ng liwanag at pag-asa sa ating mga karanasan. Magalak po tayo dahil mayroon tayong Diyos na lubos na nagmamahal. Kaya patuloy niyang ibibigay ang kanyang buhay, magkaroon lamang tayo ng buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito, ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin niya nawa kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.